magigisa ako ng puso ng saging na yun. Agad yan mag-prepare ng puso ng saging. Islice mo, piga mo ng asin, tapos hubandawan mo ng 2 beses ng tubig para mawala yung alat niya. Pagkatapos mong mabandawan, pigain mo ulit para matanggal yung alat. Tapos, yan, sasalain yan dapat. Tapos, igigisa mo yung bawang, sibuyas. Pag nagisa na si bawang at sibuyas, ilalagay mo na yung giniling. Yan, yung sibuyas na lagay ko pala. Tapos, lalagay mo na siya yung giniling hanggang magisa. Yung giniling na to, naluto ko na to. Kasi kinalahati ko lang yung 1/4. Kinalo ko sa ginisang repolyo kanina yung 1/4. Ito yung 1/8 na lang yan. Tapos, ilalagay ko na yung puso ng saging. Tapos, tatakpan ko lang yan. Pag natakpan ko na yan, at medyo paluto na siya, saka ko siya titimplahan ng asin, asukal, tapos, lalagyan ko ng suka. Katapos ng suka, lalagyan ko rin siya ng paminta. Tapos, tatakpan ulit hanggang sa maluto na siya. Hahaluin mo yan pag luto na. Kailangan hindi siya matuwag mo nang lagyan ng tubig kasi nagtutubig pa yan eh. Kailangan kasi ang pagkakaluto niyan medyo tuyo. Hindi siya tuyong tuyo pero mas magandang tuyo. Maghahalo yung tamis, alat at saka yung konting asin niya. Masarap yan. Gaya rin siya. Mas masarap. Para sa akin, mas masarap yan kaysa sa ginataang puso. Kasi hindi ako ganong fan sa ginataang puso. Sa gata. Yan, luto na siya. Lagyan ng paminta. Nahahaluin. Tapos takpan mo ulit. Para matanggal pa yung sabaw niya. Paluto na yan. Luto na. Pwede na nga kainin yan. Mamaya kakain na kami. Maghahain na ako. Request kasi yan ni Miguel, yung anak ko. Gusto niya yan. Yan.